Good day everyone, it's your boy Michael and welcome back again to my channel. So, thank you very much po sa mga sumali ng ating free views giveaway. So, congratulations po kay Jeff and kay Christine. So, na-PM ko na sila. So, pahintayin na lang po yung mga items na napanalunan nyo. Alright, so for today's vlog, so unbox tayo ng sneakers. Balik tayo sa sneakers guys. There you go. Let's go! And for the first box guys, so I think familiar na kayo dito kasi kasama siya sa mga na vlog ko, yung last vlog ko, please watch it, the online shopping, the new normal. So again guys, quick shout out to Faye and Rainiel, so sila po yung bumili ng sapatos na to and nabili ko po ito sa StockX. So if you open the box, by the way, before natin i-open, oh, this shoe is the Jordan 1 High Retro Black Satin. So if you open the box, there you go. Boom! You know, this is the Jordan 1 High OG Black Satin. Alright, main color of the shoe. So start natin, syempre, usually nakikita nyo naman siya sa sapatos, color black, white, and then the color red. So start natin with the upper toe box. So it consists of the mesh material and on the side, mapapansin nyo dyan yung typical black leather ni Jordan 1. Next, if you see on the laces, it comes with the red laces here na nakalagay sa kanya. And syempre, makikita nyo dyan yung tagging ni StockX. Plus, meron siyang kasamang, syempre, kahit pa paano, color black extra laces. And on the tongue, ito maganda siya kasi it's a leather type of quality and then the branding of Nike Air. On the side, mapapansin nyo dyan yung mesh material on the middle part and then the Nike swoosh, the leather quality. And sa mapapansin nyo rin on the branding of the Nike Air Wing logo ni Jordan. And on the insole, makikita nyo dyan the typical color black with the Nike Air branding. At sa likod niya, mapapansin nyo dyan din yung, actually, the all black talaga yung sapatos kasi with the mesh material on the upper side and then the black leather quality. Next, on the midsole, so kitang-kita naman, it comes with the white midsoles. And at sa outsole niya, guys, ang ganda rin kasi it's clean color black. Alright, so by the way, syempre, hindi ko kayo mapapakita ng overview via my feet kasi syempre, hindi naman sa akin to. Binenta ko to sa, or nagpabili sila sa akin. So, mas magandang si Rainiel, yung unang makasuot, or yung user, yung unang makasuot ng sapatos niya. Alright? So, again guys, quick overview lang din ng sapatos. So, kung tatanungin nyo ako, for the rating of the shoe, dahil ako is, okay naman si Jordan 1. Pero kung ako tatanungin mo, siguro mga 7.5 over 10 rating. So magkaiba kasi kami ng personality ni Rain. Ako kasi mahilig ako sa loud color. Kung makikita nyo yung mga shoes ko, gusto ko yung mga makukulay na sapatos. So si Rainiel or yung user na bumili nito is sure na simple lang. So gusto niya ng clean, di ba? Ang ganda kasi tignan nito eh, nung all black. So if you want to have extra pop on the color, lagyan mo yung red laces. Pero if you want, gamitin mo yung black extra laces. So yun lang guys, that's the first box. Alright. Okay, tapos na tayo sa first box guys, no. Ngayon naman start natin for the second box. Actually, sobrang excited ako nung nai-unbox to para sa inyo. Bakit kaya? Number one, if napanood niyo po yung aking vlog for the Face Tasem and UNC vlog. So, ililink ko na lang din sa baba. So, connected to dun sa vlog na 'yon. So, na-mention ko rin na I'm looking for my grail shoes. So talagang hinahanap ko yung mga ganito sapatos. Sabi ko nga, 'di ba sa vlog ko, it comes the parang bring back the memories to. Yung mga old OG colorways or mga old release ni Jordan, gusto kong makuha or makap. So now, I will unbox to you the Jordan 1 High Rookie of the Year.
Quick shout out first pala sa iyo, brother Vincent, no. Galing pa tong Cagayan de Oro. So, sobrang excited ko nga nung dumating to, around matagal na to dumating, mga first week of June. Sobrang binuksan ko kagad yung LBC. And kung mapapansin nyo, medyo damage na yung box. Wala naman akong problema dyan. So, hindi naman ako ganun ka-hard, guys, pagdating sa box. Pero kung personal pair ko, okay lang. Pero kung I want to resell it, to talaga ibebenta ko siya. Siyempre, kailangan importante yung box eh. Okay? So, sige guys, thank you very much again sa'yo, Vincent, no, from my friend na na-mention pa lang niya, no? Sabi niya sa akin, bro, thanks, sabi niya, kasi binili ko. Kasi marami daw taga Manila sa atin na hindi daw nagtitiwala sa shipping. Parang kasi siya, from CD, from several, wala sa Metro Manila. So, marami daw hindi naniniwala. So, guys, isa lang ang tip ko sa inyo. So, if you want to buy, siguro, outside of Metro Manila province, may international man yan, kailangan kilala, hindi mo sobrang kilalanin yung tao, no? Add mo yung Facebook, ano nila, check mo yung, ano, kung okay ba siyang tao, kung, o kaya, di ba sa mga groups natin, meron na tinatawag na legit checking, i-vouch mo yung user, o yung person, para at least alam mo kung legit ba siya o hindi. Okay, sige. Masyado na akong maraming daldal, diba? Sige, unbox na natin siya. So, if you open the box, boom! There you go. Guys, ayaw na. So, this is the Jordan 1 Rookie of the Year. There you go. Ganda nito, bro. Na-mention nga din niya sa akin, no? 9 out of 10 yung condition. But okay lang. Kasi ako, guys, di naman ako maarte. And so, hindi siya sobrang steel, pero steel price na rin siya. So, before ko sabihin yung price nito, guys. So, sige. Quick story of the shoes. So, actually, tinawag nga itong sapatos na to na... Wait lang, guys, ha. At tinawag siyang Air Jordan 1 High Retro High. Actually, nakalagay dito, Golden Harvest Black Sale. Ba't nga ba siyang tinawag na ROTY, no? Parang Rookie of the Year. Actually, kung naaalala nyo na si Michael Jordan, yung laro siya ng 1980-something. Kalimutan ko yung year, no? Pero, ito yung color ng suede material niya dito. Ito yung color nung suot niyang parang jacket or something. So, parang, hindi naman suede yun, pero color brownish na material. So, that's a good thing. Ako, kung mapapansin nyo rin, no? Pag bumibili ako ng sapatos or may mga shoes ako dito, some of my collection, may gusto ko, may, ano yan, may istorya. Diba? Parang hindi ka bumili ng sapatos. Normally naman sapatos para sa paa. So lahat din ng sapatos ko, almost all my shoes naman nagagamit ko. So sige, that's the story of this shoe. The shoe is a combination of colors brown, white, and black. So basically may color red din naman siya because of the tagging. So sige, start natin guys with the upper toe box. So it comes with the leather color white material, the tumble or pebble leather. And on the side, the suede material of the color brown. And on the laces, it comes with the typical black laces. And syempre, hindi po nawawala yung extra laces for adding a pop of the shoe, the color red. Next, and on the tongue, mapapansin nyo dyan yung color black leather with the Nike Air, I think printed to. Yeah, printed Nike Air Wing logo. Next, and on the side, mapapansin nyo dyan yung ang ganda ng quality. Actually guys, no, pag tinanong nyo ako, sobrang ganda ng quality ng leather nito. Yung color white, tsaka yung color black. Ewan ko kung mapapansin nyo, pero ako natutuwa ako sa leather quality na ginamit dito. Again, on the side, meron tayong color white leather, and then the Nike shoes na color black. Then, on the tagging on the side is the Nike Air Wing logo with the black material. Alright. And on the insole, guys, the typical, actually, the brown colorway, pero yung aking, ano, is, syempre, dahil used pair na siya, guys, nawala na yung Nike Air na logo niya. And sa likod, mapapansin nyo dyan yung color black and then the brown suede material ni Rookie of the Year. Alright, and then the middle part, hindi ako nakakita kasi ng brand new nito. Please comment down below, no, kung white material ba talaga yung midsole nito, or off-white colorway siya, or parang dirty white talaga siya. Not sure, guys. Please comment down below. And lastly, syempre, on the outsole, nandiyan dyan yung normal, typical black colorway niya. Alright, sige. Before kong makalimutan, guys, itong Jordan 1 na Rookie of the Year, medyo kakaiba to sa mga normal Jordan 1 high ko, no? Hindi siya stitch doon sa loob ng tinatawag nating butas ng shoelaces, no? Kasi on the right and actually right and left
pair nito, may nakalagay dito guys, no? On the left side, dun sa Airwing logo niya, nakalagay dyan yung, syempre, rookie year ni Jordan, 1984-85, rookie of the year. The total points ni Jordan is 2,313 points with 28.2 points per game. And nung kinuha niya nga yung award na to, sabi nga din niya is, "This award is nice, but I just feel it is very important for each individual to go out and contribute to his team." Grabe si MJ guys, no? So, yun yung kanyang na-mention nung kinuha niya yung award ng rookie of the year. So, that's it guys. So, bigyan ko kayo ng quick overview on fit nito. So, again guys, it's up to you. Paano nyo susutin yung Jordan 1 high nyo. So, feel free to use your jogger pants. Ako mahilig ako sa jogger pants. Or your maong pants or the black maong khaki. Or I don't know if paano nyo babagayan. Alright? Sige, I think alam nyo naman kung paano suotin yung mga Jordan 1s nyo. Feel free to use kasi ikaw naman yan eh. As a person guys, huwag mong isipin yung sasabihin ng iba. Okay, as long as masaya ka, ginagawa mo sa sarili mo lahat, nakukuha mo sa sarili mo, go ahead. Okay, express mo yung nararamdaman mo sa buong mundo. Alright, sige. So, before natin tapusin tong vlog na to, siguro sabihan ko kayo, ano nga ba ang SRP ng sapatos na to? Actually, nirelease ito way back November 2018, if I'm not mistaken guys. So, normally naman ang price ng Jordan 1 High sa I think 8,095 pesos, so around 8,100. But again guys, sasabihin ko sa inyo, ang value ng Jordan 1 typically high, some of the shoes tumataas ang value. Kaya nga may tatag ng market value eh. So ngayon nagre-range yata to around, pagka-check ka sa StockX or sa any other app like the GOAT, no. So around siguro $450 to $500. So actually nabili ko lang to guys ng around 12,000 pesos. So, good steal na rin siya for this shoe. So, ayun lang guys. And lastly, syempre for the rating of the shoe, pag tinanong nyo ako for the both of this, for this shoe, no? So, dahil syempre guys, green shoes ko to. Isa na lang inahanap ko. Ano nyo ba yung inahanap ko? The Jordan 1 High, the Chicago colorway. Pero guys, sobrang mahal na ngayon. Hindi ko nabibili yun. Baka maghahanap ako ng alternative shoe for that. No? Nakakulay niya. Again guys, rating of the shoe siguro pag tinanong mo ko, because of the quality and then the history of the shoe, 8.5 over 10. But kaya may 5 na naman, may 8.5 na naman si Mike. No? Actually guys, ang hirap suotin nito kasi dumihin yung suede material. Yung brown type nito. So, medyo madumihin to eh. So, if you use this one, I think siguro mga indoor type. Pero pag sa labas lagi yan, but ikaw, nasa sa'yo naman yan. If madumihan naman, may mapanlinis ka naman dyan. Crep Protect or something na ginagamit yung panglinis. But ayun guys, that's my rating, 8.5 over 10. Again, I think that's it for this second box. As always guys, no, thank you very much for supporting my channel. And as ingat po kayo lagi during this lockdown. I think may nabalitaan nga po ako ngayon sa Facebook, no, or sa ano na magkakaroon na daw ng mga jeepney and buses. So sana naman ma-maintain yan ng ating government. Sana maayos po yung social distancing. So guys, check nyo lagi yung social distancing. If wear a mask po paglalabas, pinaka-importante po yun. Okay, yun lang guys. Actually, meron ako magandang news sa inyo on my next vlogs. So, abangan nyo po siya. And congratulations again sa mga nanalo ng giveaways natin. Alright, again, please comment down below ano yung gusto nyong sapatos na na-review ko today. And huwag nyo pong kalimutan mag-like, comment, share nyo na rin yan, at subscribe to my channel. Thank you!